Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Magandang araw po sa buong mundo. Kami narito at mag-video react po kami doon sa question and answer portion sa top 5 ng nakaraang Miss Universe Philippines 2024. Kasama ko po si Alter, ang aking kaibigan, isa pang kaibigan si Jess at saka si Jack. Kaya titingnan muna natin kung ano ang aming mga iba't ibang opinion doon sa mga kasagutan sa top 5 questions. So the recently concluded Miss Universe Philippines 2024. Let's begin. Are you ready? Yes! Gusto niyo ba bumati muna sa ating mga manunood? So mga subscribers, hello po! Sa lahat ng fans ni Tito Boy. Talagang maraming salamat. Alter po is my floor director of Fast Talk. Jess is a writer for the show. Jam is my executive assistant. So, ito po yung aming representation, ika nga, dito sa Q&A analysis. Tapos, meron akong matagal na question na hindi ko talaga alam. Kapag 30 seconds yung binigay na time to deliver na yung answers nila, tapos tumunog na yung 30 seconds, then lumagpas or hindi naabot, may affect ba yun sa score nila? Ako as a judge, huwag lang yung sobrang haba. Pero halimbawa, tunog, tapos sabay yung last two words. To me, that's okay. Ang pinaka-awkward, yung lumampas ka na, tapos hindi mo pa natapos yung thought. Yung thought. Hindi mo nabuo. Diba? Oo, yun ang awkward. Pwede din gravity. And Tito Boy, nagtuturo ka din ng pagsagot. Right. Yun, diba? Mm-hmm. Meron po ba kayong tinuturo na para itong ganitong seconds lang, may ganyan bang may training? Mga training yan. Ito, palagay ko, I would assume na may mga training itong ating top 5. And marami sa kanila have been through beauty pageants. Mm-hmm. So they know. But part of the training is really to be able to answer questions in 30 seconds. Pero yung sinabi ni Jess, tama yun. Brevity is brilliance. We recognize that it is a difficult situation. Mm-hmm. You know, to be asked a question and you have 30 seconds to answer that question in front of millions of people watching you is not easy. Kaya nakakatulong din yung pag-setup mo. Kasi habang nagsisetup ka, nag-iisip ka ng point. You're buying time. Uh-oh. You're buying time. Pero ang problema mo nga doon ay you have 30 seconds to do it. Kaya sa training, importante na hindi ka lamang tinuturuan kung paano ka sumagot. Pero it is necessary that during training, you are trained to get used to tension. Kaya importante yung may nanonood minsan. Do not practice Q&A in front of a mirror because you are not your audience. Mm-hmm. Maganda yung pag Q&A, meron kang audience na iba-iba pang nagpa-practice ka. Yung nakakahiya, andyan si mayor, andyan si auntie na medyo masungit. May tension. You rehearse. Hindi mo naman talagang may experience the kind of tension that you feel during pageant night. Mm-hmm. Pero importante na hindi ka relaxed pag tinitrain. Mm-hmm. Kasi you never relax on that stage. Personally po sir, as a judge, since nasa beauty pageant, you're kinukumpara ka sa mga ibang kandidata kung asa sa candidate. Kapag tinanong mo sir ng English, then sumagot ng English, Filipinos tayo, so marurunong at nakakaintindi. Mm. Meron bang markdown sa'yo ang grammatically wrong or mispronounced words? I'm sure gusto nilang malaman to. Hindi. Depende kung gaano ka laki. Mm-hmm. At depende kung paano mo sinabi. Let's go to an example. Halimbawa, let's say somebody says, you know, I can't forget the time when, oh my God, I was in an airport and I forgot my luggages. Mm. And I just panicked and, you know, is that a minus point to me na may plural ang luggage sa kanya? Hindi. Oo. Pero meron namang atrociously, flagrantly awkward na hindi na tama pero ipinupush mo pa ituloy sa Ingles. That's a bit awkward. Mm-hmm. Pero yung mga mistakes, halimbawa, ng agreement o kaya ng past tense, forgivable yan.
We all commit these mistakes. So, merong timplang tama, meron namang hindi. Ako, para may lalo, forgivable. Meron. May unforgivable. Meron. So, anong off sa'yo dito, Bob? Ang off sa akin, yung humihiwalay ka sa katotohanan mo, sa kwento mo. Mm-hmm. Mapapansin mo yun eh. Mm-hmm. Mapapansin mo yun pag halimbawa sumagot ka na bumalik ka sa template. Mm. Oo. Yes, I agree that women, I agree that there is objectification involved in certain contests. Mm-hmm. And you go to the template. Mm-hmm. Because I believe that women in this world, as a judge, you know, na kahit anong itanong, doon siya pupunta. Pero ang template ba dito, Pamela? Kasi parang halimbawa, usually, kapag napapasin ko, parang sinusunod nila yung parang basic IBREP template. Right. Yung introduction, point, reason, explanation, and then go back to your point. Okay. Parang kapag sinunod mo siya, parang okay din naman, basta't maganda yung point. No, at saka maganda ang delivery. At delivery. Don't make it sound like templated. Oo, reason na ako eh. Sometimes a little acting helps. Oo. Maganda yun. Pero don't sound like yung first two lines mo, you struggled, and then suddenly, you're speaking in flawless English. Mm-hmm. Yung halatang declamation piece ang isinagot mo. Yung minemorize nila to eh. Oo. At alam nila pati yung mga inflections doon. Mm. Oh. let's see dito. Umpisa natin. Okay. We are starting with you, Quezon Province. Women learn from each other. What is the biggest lesson that you've learned from another woman and how did it improve your life? My grandmother put me through school, and the biggest lesson I have learned from her is to always be kind. She is someone who has a big heart and took care of me ever since I was a kid. And I do think that if my grandmother is someone that I can look up to, she is someone that is an embodiment of what a great woman is. Thank you. Okay, bago ko kayo tanungin kung anong inyong reaksyon dito sa kasagutan ni Atisa Manalo. Ito yung example ng, she's very strong kasi, the pressure of expectations. Mm-hmm. Yeah. Diba, everybody wanted her to win, everybody thought she was going to be the winner. How do you actually behave? Diba, ang hirap din ang pinagdaanan ni Atisa. Yes. Oo, dahil everybody thought she was gonna get it. Yes. Parang si Miss Iloilo was also very strong. Mm. Pero hindi na napasali dito sa tough fight. Or what do you think about Atisa's answer? Nung pinapag ko yun kasi dito, boy, parang show niya na nga yung Miss You eh. Kasi bawat labas, super sigaw talaga lahat ng mga tao. So parang ano, show ba yung Atisa? Parang siya na yung nag-ano. So nung nag-QNA na po, doon ako nakulangin. Parang may kulang sa kanya na hindi ko alam ano, pero okay naman yung sagot, pero kulang para sa akin dito, boys. Okay. Jamie, ikaw? Okay din sa akin yung answer ni Atisa, Sir Boy. Complete naman yung thought. Nasagot niya yung tanong, one of the most important things that you have to do kapag sumasagot ng question. But dun nga din po ako nakulangan sa lagi mong sinasabi na end strong. It's not, yung ending niya, not that strong. So walang impact, and yung delivery na para siyang unsure all throughout the answer. Okay. Hindi kaya na-rattle din siya dito. Na, ang hirap ng posisyon na yan, ha? Mm-hmm. That's very difficult. Mm-hmm. I know what it is because I've spoken to many girls. Alam mo, halos hindi mo marinig ang tanong. Halos, alam mo yung tingin mo sa lumulutang ka. Mm-hmm. Kahit gaano kalakas ang loob mo. Kahit sabihin mo pang, I will be okay, I will be okay. Kaya I always tell girls, during Q&A, you should be a blank canvas. It's only you and the question. Yun lang. But that's hard to do. Mm-hmm. That's very hard to do. Anyway, Jess, what do you think? Mahirap yung ganung sitwasyon nga ni Atisa. Ang sa akin naman, yung sagot niya ay parang nag-focus doon sa kung sino yung okay greatest woman for her. Mas inaabangan ko yung ano yung ibinigay
ng taong ito sa'yo, yung ganun, I think dapat mas doon yung focus ng answer niya. Pero again, understandable kasi di mo naman maiisip agad yung mga ganyang bagay. Napaka-challenging nito because you have 30 seconds to answer. It is a competition. Mm-hmm. You have to look good and you have to be the best. And dun yung pressure. Kaya this whole discipline about, okay, feeling that when I do the Q&A, it's only the question. And kaya i-advise, halimbawa, pag lima sila, stop answering the questions of the other girls. Yeah. Please. Halimbawa yung apat, please. Dahil hindi mo mga tanong yun, mararattle ka pa, ninerbiusin ka pa, don't. Stop, kasi di ba may mga girls, in my experience, the girls I've trained na habang tinatanong yung ibang girls, sinasagot din nila, ay, kaya ko ito. Sinasagot next, ay, kaya ko ito. Pagdating sa kanila, hello. Tapos una pa siya. Correct. Sabi ko nga, and the pressure of massive expectations. Okay naman siya. She started very strong. Now, we have the benefit of being able to listen to her as many times as we can and we have the benefit of a transcription. Ang tanong kasi is, women learn from each other. Di ba? Yeah. Women learn from me. Ngayon, nagagawa na natin ho ito dahil meron kaming oras. Yes. To examine, to parse the answer and the question. Biggest lesson that you've learned from another woman and how did it improve your life? Ang sinagot niya yung una. Sabi niya, ang pinaka malaking leksyon na kanyang natutunan ay galing sa kanyang lola. Ano ang leksyon na ito? To be kind. And then she started to describe the grandmother. Yes. She's someone who has a big heart and took care of me since I was a kid. And I do think that my grandmother is someone that I can look up to. She is someone that is an embodiment of what a great woman is. Sounded good. But did she answer how did her grandmother improve her life? No. Mm-hmm. But again, kung ako ang judge nito, I wouldn't have minded. Mm-hmm. If she delivered it well, katulad ng sabi ni Jan, na doon lang siya natapos na ang aking grandmother, ang natutunan ko ay kindness, and then she was just the most beautiful woman I've met. Kung halimbawa huminto siya doon, dapat may punctuation line siya doon. Pero the best way to answer this question should have been, my grandmother, she's the kindest woman, and because she was kind, I'd like to think, ito na yung how, I'd like to think that my life became better because I have become a kind woman myself. Yun ang sagot. Kasi ang dalawa ang tanong niya. Sino and how. Pero ang hirap. Anyway, sabi ko, we have the benefit of time now to be able to examine. Okay, si Atisa placed second runner-up. Pero ang hirap din ang pressure niya because a lot of people expected her to win because now of her pageantry record. Okay, let's go to the next one. Next, we have Baguio. What is your breakthrough or biggest achievement and how did it improve you as a person? Being here in this prestigious pageant or this Miss Universe Philippines 2024 is my greatest achievement. The Tara before is someone who doesn't really limit herself when it comes to her achievements. Where I step here in this Miss Universe Philippines and I see the transformation, the improvement, and how I was able to become an inspirational woman that I am now. And that is something that I will be proud of after this journey. Thank you. Okay, what do you think of Miss Baguio's answer? Tara Valencia. So you really like her, di ba? Yes. Ang napansin ko lang ito, parang yung sagot niya parang inaral
kasama yung puro mga bading. So parang pang bading yun. Ikaw naman. Bakit? Ewan ko, parang ganun yung tunog sa akin. So ewan ko naman. Alam mo, alter behind every beauty queen, di ba? Is a team of gay experts. And nakaka-proud yun. So, ang sinasabi mo, naalala mo lang yung training na nakuha niya sa kanyang mga gay trainers. Is that bad or good? Half-half. Okay. Okay. Again, ang problema dito, yung layered question. Mm-hmm. Di ba? May isa. May pa. Kaya, part of the training is to be able to simplify the question. Mahirap, napakahirap po talaga gawin yan. Yung proseso, breakthrough, ano yun? And how did it improve you as a person? Yun lang yan. Keywords, breakthrough, improve. Ikaw. Yeah. So, ako, do not be afraid to go for short answers. Ano yung breakthrough? Ang sinasabi niya ay to be able to join the Miss Universe Philippines contest. The short version of that should be my biggest breakthrough is being able to be on the stage as a contestant of Miss Universe Philippines. She didn't even need to explain why. Kasi may intindihan ng tao na nakakatakot naman talaga sumali dito. Especially kung halimbawa nakaabot ka na sa top 5. To be top 5 in a contest like Miss Universe Philippines is the biggest breakthrough I've had in my life. Diba? How did it improve you? Yung pagsali niya, how did it improve you as a person? And because I reached top 5, I have become more confident. I think I have become braver. Thank you. Yes. Oh, well, madali na sa atin kasi sabi mo nga, Jam, nababasa na natin. But in training for Q&A, importante that you're able to simplify the question. Ang hinihingi, ano ang breakthrough at paano ka nag-improve as a person. Yun lang. Yun lang. Now, if you are more relaxed, you can say a lot of things. For the longest time, ladies and gentlemen, I've always been afraid to face people. For the longest time, I've always been afraid of competition. For the longest time, I've always been afraid to join beauty contests. My biggest breakthrough is to be here tonight. It took a lot of bravery and audacity. What did I become because of this breakthrough? I have become a winner. Thank you. Ito ba, nakakatulong ba yung ano? Nakakatulong ba yung ladies and gentlemen? Buying time yan. Hindi maganda pa yung thank you for that question. Well, thank question. You for that wonderful question. You have to understand na bumibili yan ng konting oras. Para makapag-isip. Pero ang technique talaga doon sa mga sumasali ng beauty contest, maraming palabok na salita. But go to the keywords. Breakthrough, improve your life. Kung saan mo ilalagay yung keywords yun. Na yun. Para, kasi dito nga, yung context ng, kung context of context, ang ganda kasi ng limitations. Lalo na kung pag-uusapan mo yun sa mga babae. Limited talaga, di ba, yung sitwasyon. Pero kung saan niya nilagay, parang nilagay niya lang somewhere here, tapos kalimutan na, hindi na nalagay. At pag nininerbius ka, the less you say, the better. But congratulations to Ms. Baguio. She's young. I wouldn't be surprised if we see her in future contests. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.